Hello, hello guys! Sa video na ito, malalaman natin kung ano ang pinakamahal na lahi ng aso sa buong mundo sa mga panahon ngayon. Pero bago yan, kung interesado ka sa mga ganitong klase ng videos kung saan pwede kang matuto at magdagdag ng iyong mga kaalaman, mag-subscribe at i-click ang bell icon para ma-notify ka sa mga parating nating mga videos. Mga aso, maraming uri ng mga aso. May maliit, may malaki, may mga cute at may iba naman na parang nakakatakyut. Pero kahit ano pang itsura ng mga asong yan, tandaan natin na sila lang ang hayop na kung tawagin ay man's best friend. Kaya naman, mahal na mahal natin ang mga alaga nating aso at itinuturing na rin nating parte ng ating pamilya. Fur baby kung tawagin nga natin sila. Kung nagnanais kang magkaroon ng sarili mong fur baby, maswerte ka kung may magbibigay sa'yo ng aso na libre. Pero kung wala, gaano ka kawiling gumastos para sa paborito mong breed ng aso? Narito na ang pinakamahal na breed ng aso sa buong mundo. Unahin na natin ang Afghan Hound. Galing ang Afghan Hound sa bulubundukin ng Afghanistan. Kinukonsidera na isa sa pinakamagandang lahi sa buong mundo dahil sa malambot na balahibo nito at curly na mga buntot. Tandaan na kailangan ng regular na pagsusuklay at conditioner ng Afghan Hound dahil madaling magbulbul ang mga balahibo nito kapag humahaba na. Kaya mabuhay ng Afghan Hound sa hanggang 14 years. Highly energetic ang mga lahing ito at may taas na umaabot sa 27 inches. May mga kulay sila na gaya ng black, white, cream at silver. Magkano ngayon ang presyo ng Afghan Hound? Nagkakahalaga ang breed na ito ng $7,000 or 371,000 pesos. Aruy ang mahal. Isunod na natin ang Faroe Hound. Galing sila sa Maltese Islands at tinatawag din Rabbit Dog dahil kadalasan silang ginagamit at pinagtatrabaho bilang tagahan ng mga kuneho. Ang mga lahing ito ay likas na matatalino at highly energetic na may top speed na umaabot hanggang sa 56 kilometers per hour kumpara sa tao na may top speed lamang na 13 kilometers per hour. Kaya naman hindi mo magugustuhan na makipagabulan sa lahing ito sa kalsada. Ang Faroe Hound ay kaya mabuhay hanggang 14 years at may bigat na umaabot hanggang sa 27 kilos. Ang lahing ito ay kinagigiliwan ng marami mula panoong 3,000 years ago. Kaya naman, isa rin sila sa mga matatandang uri ng aso. Alamin natin kung magkano ang Faroe Hound. Ang Faroe Hound ay nakakahalaga ng $7,500 o 397,000 pesos. Agoy! Sumunod sa mga mamahaling lahi ng aso, ang Dogo Argentino. Unang nagkaroon ng Dogo Argentino noong 1928. Napakatagal na pala guys. Ang kanilang pinanggalingan lahi ay mula sa extinct na ngayon na Corbida Fighting Dog at isang napaka-majestic na aso na Great Dane. Ang kanilang malaking katawan ay bunga ng kanilang trabaho na pag-hunt ng mga baboy ramo na kadalasang makikita sa South America at sa Asia. Madaling makilala ang lahing ito dahil bukod sa kanilang kalakihan ng katawan, meron din silang maiksi at puting balahibo. Nabubuhay ang mga Dogo Argentino hanggang 14 years. May taas na umaabot hanggang 26.5 inches at bigat na hanggang 45 kilos. Pero isang paalala, hindi pwedeng magmay-ari o pinagbabawal ng batas na magkaroon ng Dogo Argentino sa UK, Colorado at sa New York City. Magkano ngayon ang Dogo Argentino? Nagkakahalaga lang naman sila ng $8,000 or 424,000 pesos. Napakamahal din pala talaga ng Dogo Argentino. Sunod sa listahan ang Canadian Eskimo Dog. Isa ang Canadian Eskimo Dog sa pinakarare na breed ng aso sa panahon ngayon. Sa katunayan, malapit na silang ma-extinct at tuluyan na maglaho ang lahi sa mundong ito. Meron na lang na itatalang 300 na mga buhay na aso noong 2018. Ilan na lang kaya sa kanila ang nabubuhay pa ngayong taong 2022. Ang lahing ito ay galing sa Siberia at dinala sa North America 1,000 years na ang nakakalipas. Masyado silang territorial at sensitibo sila sa init. Nabubuhay ang mga Canadian Eskimo Dog hanggang 15 years at may taas na umaabot sa 28 inches at bigat hanggang 40 kilos. Pero babala, dahil sa pagiging agresibo ng lahing ito, hindi sila advisable o hindi sila dapat alagaan ng mga pamilya na may mga kasamang bata. Magkano ang Canadian Eskimo Dog? Nagkakahalaga lang naman ang Canadian Eskimo Dog ng $8,700. Konti na lang, kalahating milyon na ang asong ito. Siyempre, hindi magpapahuli ang mga lahing Rottweiler.
Marahil ang tataka kayo dahil hindi naman rare o hindi naman grabe ang presyo ng mga Rottweiler. Pagdating sa Rottweiler, hindi presyo ng breed ang nagpapamahal, kundi ang mga maintenance nito at mga vet use dahil sa sakit na matatamo ng laing ito. Napakadaling dapuan ng sakit ng mga Rottweiler. At based sa mga pag-aaral ng mga veterinaryo, ang Rottweiler ang may pinakamalaking bilang ng pet insurance claim sa bansang Amerika. Sa katunayan, maigsi lang ang life expectancy ng mga Rottweiler. Umaabot lamang sila ng maximum na hanggang 10 years. Kaya maswerte na kung meron kang Rottweiler na lumagpas ng 10 years ang edad. Pero hindi naman matatawaran ang pagiging cute ng mga breed na ito. Kaya naman, kahit may mga ganyang issues, marami pa rin ang nagkakagustong mag-alaga ng Rottweiler. May taas na umaabot sa 27 inches ang mga ito at bigat na umaabot hanggang 54 kilograms. Magkano ang pwede mong magasto sa isang buhay ng isang Rottweiler? Aba naman, umaabot ng hanggang $9,000 or katumbas ng 477,000 pesos. Aray! Isunod na natin ang lahing asawak. Sana ay tama ang bigkas ko. Bagong breed lang ang asawak na naitala noong 2019 at galing ito sa West Africa. Relative sila ng mga Middle Eastern Hounds at South Indian Hounds. Ginagamit ang mga asawak sa mga hunting games. At dahil ginagamit sila sa hunting games, madali lang makarecover sa injuries ang mga lahing ito at napakakunti lang ng mga sakit na iniinda nito. Pero guys, ito ang inyong tandaan, maselan sa pagkain ang mga asawak at kailangan nila ng daily activities gaya ng paglalakad at pagtakbo. Umaabot ang buhay nila hanggang 15 years at may taas na umaabot sa 29 inches at bigat hanggang 30 kilos. Ngayon alamin natin ang presyo ng mga asawak. Nagkakahalaga lang naman sila ng $9,500 or umatikabong kalahating milyong piso. Pero hindi pa dyan natatapos dahil lumahabol pa ang Tibetan Mastiff. Ang Tibetan Mastiff ay napakagaling na aso at gaya ng pangalan nila, galing sila sa Tibet. Natural lang na malaki ang mga katawan ng mga Tibetan Mastiffs dahil ang unang-unang trabaho nito ay protektahan ang mga tupa sa mababangis at malalakas na hayop gaya ng wolves, mga bears at mga leopards. Ang breed na ito ay tiyak na maasahan ng kanilang amo gawa na sila ay napaka-alerto at napaka-atentibo. Siguradong poprotektahan kanila sa abot ng kanilang makakaya. Nabubuhay ang mga Tibetan Mastiffs hanggang 15 years at may taas na hanggang 26 inches at bigat na hanggang 68 kilos. Napakabigat! Nagkakahalaga ang mga Tibetan Mastiff ng, handa ka na ba? $9,500 or 530,000 pesos. Ayan ang sinasabi ko. Ang susunod sa listahan ay ang Chow Chow. Galing sa China ang mga Chow Chow at itinuturing na isa sa pinakamagagandang lahi ng aso sa mundo. Gaya ng Rottweiler, hindi naman masyadong rare ang aso na to. Bukod sa medyo may kamahalan sila, ang talagang mahal sa kanila ay ang maintenance nila. Sa pag-aalaga, sa pagkain at sa kalusugan nila. Siyempre, isa ang Chow Chow sa mga fur babies nang kailangan lagi ng regular grooming. Dahil sa makapal nitong balahibo na maaari magbulbol kapag napabayaan. Natural na tamad ang mga lahi ng mga Chow Chow, kaya kailangan silang sanayin sa mga daily routines. Magastos man ang Chow Chow ay marami pa rin nahuhumaling dito dahil sa likas nitong kagandahan. Umaabot ang buhay ng Chow Chow hanggang 12 years, may taas hanggang 20 inches at bigat hanggang 34 kilos. Saan naman kaya aabot ang gastos ng isang Chow Chow pag nag-alaga tayo? Aba naman, umaabot ang gastos mo sa $11,000 or 583,000 pesos. Pero dahil cute sila, okay lang. Palapit na tayo guys sa pinakamahal na lahi ng aso sa mundo. Kaya pag-usapan na natin ang pangalawang pinakamahal, ang lahing Lao Chen. Kilala rin ang Lao Chen bilang Little Lion Dog. Dahil kilala sila sa itsura nila na parang maliit na leon. Ang cute, di ba? Ang Lao Chen ay sikat na sikat sa Europa mula nung nakaraan pang 500 taon. Galing ang lahing ito sa France at isa rin sa tinuturing na pinaka-rare na lahi ng aso sa mundo. Meron na lang na itatalang 300 na buhay na Lao Chen ang nairirehistro taon-taon. Napaka-aktibo ng mga lahing ito at masarap kalaro. Kaya naman, bagay na bagay alagaan kahit may mga bata sa bahay. Kaya lang, ayaw ng mga lahing ito na matagal na nalalayo sa kanilang amo. Nalulungkot sila o nai-stress. Mahaba rin ang buhay ng mga Lao Chen at umaabot hanggang 15 years. May taas sila hanggang 14 inches at bigat na hanggang 8 kilos. Magkano ngayon ang pangalawang contender sa pinakamahal na aso sa mundo? Aba naman, nagkakahalaga lang naman sila ng $12,000 or 636,000 pesos. Wow na wow! Marahil kanina nyo pa inaabangan kung ano ang pinakamahal na aso sa buong mundo.
Pero bago yan, gusto ko ulit kayong anyayaang mag-subscribe. I-click ang bell notification icon para lagi kayong updated sa mga parating nating mga videos para madagdagan lalo ang ating mga kaalaman. At ang nanalo sa titulo na pinakamahal na lahi ng aso sa buong mundo ay ang Samoyed. Galing ang Samoyed sa Siberia at isa sa pinaka-rare na lahi ng aso sa mundo. Sikat na sikat ang lahing ito sa pagiging mabait, mapagmahal at hindi mahirap mahalin ng mga qualities. Idagdag na natin ang pagiging cute at cuddly ng mga ito. Lagi niyong isipin na mahilig magtatakbo at lumayo ang asong ito. Kaya siguraduhing mataas ang mga bakod at hindi sila makakalabas dahil malamang pag sila'y nakakawala, mahihirapan na kayong sila'y makita. Perfect na perfect ito sa mga kabataan. Kaya lang, sensitibo sa init ang mga Samoyed. Mahal din magkasakit ang mga ito. Kaya bago ka kumuha ng Samoyed, isipin mo munang maigi kung handa ka ba sa mga ganitong klase ng mga gastusin. Umaabot ang buhay ng mga Samoyed hanggang 14 years. May taas silang na umaabot hanggang 23.5 inches at bigat na hanggang 29 kilos. Ngayon, magkano ang pinakamahal na lahi ng aso sa buong mundo? Aba, handa mo ang sarili mo dahil eto na, nagkakahalaga lang naman ang Samoyed ng $14,000 or umati ka buong 742,000 pesos. Nahiya pa, hindi pa ginawang 800,000. So ayan guys, may bago na naman tayong natutunan kung ano ang pinakamahal na lahi ng aso sa buong mundo. Pero kahit anong klase ng aso meron tayo, lagi nating tatandaan, mahalin natin sila ng gaya ng pagmamahal nila sa atin. Magkita-kita tayong muli sa susunod na videos. And thank you for watching!